Kanina pa ako dito tulala. Sa alak puso gusto kong kumawala. Hinihintay ng tama ko na bumaba. Total balik tayo sa simula. Parang di magkakilala. Sana Don Pao, paano ka nag-umpisa mag-rap? Pa 2003, simula ako freestyle muna, hindi ako nagsusulat muna. Ngayon, 2003, ginig-ginig lang, pero simula ako puro freestyle, walang sulat. Hanggang sa pasama tayo sa mga rap contest, tuloy tayo magsulat sila. Tuloy-tuloy na. Sino naman nag-influence sa'yo sa rap music? Influence ko, pero kasama ko talaga nagsimula ni Ken Magat ng Bangalo. So talaga parang naging mentor ko ng bata ako. So yun. Anong ibig sabihin ng pangalan mo, Don Pao? Don Pao. Actually, di pa ako naglarap. Pangalan ko na yun sa amin. Kasi parang lahat ng homies ng labi ko. Way, way back. Parang ako yung doon eh. Kasi ang dami kong alam mo, mga tao ng tatay ko dati. So kasama ko nila, parang pag doon, di ba, parang ito. Ang
Anong pinagkaiba ng rap music noon sa rap music ngayon? Rap music noon. Malaki. Unang-una sa beat, nauso na yung mga trap ngayon. Unlike sa beat natin noon, one-to-one lang, boom bap. Siguro, para sa akin lang ha, no hate sa mga baguhan, pero mas may mga meaningful na rap doon. Pero hindi ako against, kasi iba na yung style ngayon, sobrang dami ng edit, autotunes yan, naglabasin yan. Pero ano talaga na mangyari, isang rap lang yan, may iba lang siguro tayo ng styles. Bukod kay Andrew E, kay Francis M, kay Glock 9, sinong gusto mong makakulap? Siyempre, idol lang ni. Saka ikaw, sir. Gagawa tayo ng kanta natin. Alright. Isa na lang, last question. Ito yung pinaka-controversial na tinatanong ko sa kanilang lahat. Sa tinagal-tagal mo ng rap, ilan na naging chicks mo? Diyo, maraming salamat nga pala sa hapag. Alright, from Granny Dallas, yo, and Don Pao, Bahay Katay. Peace out. Yeah. Thank you, man.